Kung dati isang metro distansya ang pagitan, pwede na ngayon ang one seat apart sa mga pampublikong sasakyan. Live mula sa EDSA Monumento, may unang balita si Darlene Tay. Darlene! Maris, dati na raw ipinatutupad ang one seat apart na sistema sa mga bus dito sa EDSA Monumento. Kaya sabi noong ilang nakausap kong driver at konduktor, wala naman silang nakitang magiging pagbabago. Pero sabi ng ilang pasahero, nangangamba pa rin sila para sa kanilang kaligtasan. At nais ko lang i-emphasize na... Inanunsyo kahapon ni Presidential Spokesperson Harry Roque na pinapayagan na ng Malacanang ang mas maraming pasahero sa mga pampublikong sasakyan. Mula sa dating mandatory na isang metrong distansya sa pagitan ng mga pasahero, pwede na ngayon ang one seat apart o isang upuan na pagitan. Pero rito sa mga bus sa EDSA Carousel, ganito naman daw ang sistema dati paman. Kalahati ng full capacity ng mga bus ang pinapasakay. Ma'am, ganun din naman po yun sa dating ginagawa namin. Parehas lang naman din po one seat apart. Kaya wala naman pong pagbabago. Pabor ang ilang pasahero. Mas mabuti po para lahat po makasakay ng mga maayos. Pero mas marami sa mga nakausap namin ang hindi sang-ayon. Dagdag kita sa mga driver, pero dagdag risk din sa mga mananakay. Medyo may kaunting pag-alala kasi yung safe distance na nabawasan. Huwag na lang sana muna ituloy. Total, nakaka-survive naman ng ganito. So, ituloy na lang muna yung, or mas paigtingin na lang muna ngayon yung paghihigpit sa bilang ng pasahero. Kung sa loob ng bus, one seat apart, sa pila, halos dikit-dikit na. Hirap na raw ang mga konduktor sa pagpapaalala. Face shield. Kahit na pinasasabi mo na ayaw iba, hassle daw. Wala ko tayong magagawa kasi yun pong pinasusunod, pinatutupad na batas. Tapos yung pong ibang mag-asawa, halos ayaw maghiwalay sa upuan. Di kayo po, wala po talaga tayong magagawa. Maris, nakatakdang maglabas ang DOTR ng guidelines tungkol sa pulisiyang ito at doon magkakaalaman kung ano yung magiging eksaktong epekto sa bilang ng mga pasahero sa bawat pampublikong sasakyan. At yan yung babantayan at hihintayin natin. Samantala, dito sa EDSA Monumento, katulad ng nakikita nyo dito, unti-unti na pong lumalakas ang buhos ng ulan. Marami akong nakikita dito na nakabisikleta na tila hindi yata nakapaghanda. Kaya nababasa ngayon ng malakas na ulan. Yung mga pasahero naman na sumasakay ng bus dito, hindi naman sila nababasa dahil nakasilong sila doon sa ilalim ng dinaraanan ng MRT at tuloy-tuloy pa rin yung kanilang pagsakay. Hindi nagkakaroon ng mahabang pila dahil maraming naka-standby pa na mga bus dito. Kaya para po doon sa mga kapuso natin na aalis pa lang sa kanilang mga tahanan, siguruhin po ninyo na magdadala kayo ng payong at kapote para hindi po kayo mabasa ng ulan. Yan ang unang balita mula rito sa Caloocan. Darlene Tay, buong puso para sa Pilipino.